sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Ituri po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita sa mangyayaring investigasyon na sisimula ni Solicitor General Jose Caleda at ipapasa sa Commission on Audit patungkol sa maanomalyang ginawa ni Richard Gordon sa Philippine Red Cross ay tiyak na mahahalukay ang naging reklamo noon ng Acreston Polotrapis na si Rusa Rosal na isa sa pinakamatagal na nanunungkulan sa Philippine Red Cross na walang isang bahid nagpagnanakaw. Ito ang balita ngayon pa lamang ang kinasasabikan ng libu-libong netizen dahil sa tagal ng panahon ng dekadang lumipas ay tila malalaman na ang marami sa ating mga kababayan kung saan talaga napunta ang 200 million pesos na ayon mismo sa balibalita ay ninakaw raw ng partido ni Gordon na ginamit sa kanyang 2010 presidential bid election. Matatandaan na ito ang isa sa pinakahindi malilimutang issue na kinasasangkutan ng Philippine Red Cross matapos ng mismong si Rusa Rosal ang nakatuklas na nawawala ang 200 million pesos na pundo na nasabing NGO. Kaya't ng magiging investigasyon na nasisimulan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte ay tila mabibisto na kung saan dinala ni Senator Richard Gordon ang di umano'y ninakaw daw nito na 200 million pesos mula sa pundo ng Philippine Red Cross. At yun nga mga kababayan, sa mahigit na 4 na taong nakalipas ay hindi na sumuko ang actress Storm Polotrapis na si Rosa Rosal matapos ang naging maanomalyang pagnanakaw noon sa non-government organization or NGO sa Philippine Red Cross na siya ang matagal na nanungkulan, ilang dekada na ang nakaraan. Sangkot nga dito ang kritiko ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte at isa sa mga senador na kinasusukluman ngayon ng marami sa ating mga kababayan na siyang kasalukuyang chairman ng Philippine Red Cross na si Senator Richard Gordon. May mabibigyan na nga ng linaw ngayon ang nawawalang 200 million pesos noon sa Philippine Red Cross na ayon mismo sa balibalita ay ninakaw at ginamit ni Senator Gordon para sa kanyang 2010 presidential bid. Ayon nga mismo sa naging balita ng Dailypedia, Red Cross Matriarch Rosa Rosal act up on 200 million anomaly. It has been ages since we last heard anomaly in the Philippine Red Cross but today marks the biggest one to date. Controversies sparked when PRC was alleged involved in 200 million scam. Longtime Red Cross head Rusa Rosal said that dapat ito yung mga taong binibitay talaga, parang di pinapamarisan eh. He was the first time in the organization 63 years of operation worst part. Officials were divided. They wrote this issue of chief accountant Jeric Shan accusation against Secretary General Gwendolyn Pang regarding the questionable 1.8 million transaction on Valor IDs with Richard Dick Gordon's name onto it. Sketchy enough, this took a place of 2009 to 2010, which happened to be the year Gordon ran for president. 4 months after CN accusation, he has a fired and charged with libel. With this, Matriarch Rosal underwent a full financial audit supported by chapter in Davao North and South Cotabato. What Rosal did was the right thing to do. I will surely track down where is 200 million pesos anomaly is coming from. Besides, the public has the right to know what is going on. After all, it's the public who funds the organization. Tickets are being paid by the student annually. For now, this is all we've got.
We will keep them posted if there's any progress regarding the anomalies that the face of PRC. Matatandaan na ikinalulungkot at naiyak pa noon ang philanthropist na si Rosa Rosal dahil sa di umano'y pangluloko na ilang mga opisyales ng Philippine Red Cross at tila ginamit ang pera ng nasabing non-government organization para sa kanilang sariling kapakanan. Taong 2009 hanggang 2010 ay tumakbo sa pagka-presidente noon. Si Senator Richard Dick Gordon ay idinadawit na ito sa dating opisyales ng Philippine Red Cross na itinuturo na siyang may pakana ng nasabing anomalyang nangyari sa organisasyon. Tila sumisip pa nga noon si Senator Richard Dick Gordon sa nasabing marshal na si Rosa Rosal para di o mano siya ang magiging chairman ng nasabing NGO. Ngunit tila sa dami daw ng panahon ng lumipas ay mapapatunayan daw mismo ng noon at ngayon ang mga opisyalis ng Philippine Red Cross na tila salot sa maituturing si Gordon at saludo naman sila sa naging pamamahala noon ni Rosa Rosal. Ngunit sa lahat ng mangyayaring investigasyon na kinakasan ng mga iba't ibang departamento ng pamahalaan ay tila itinanggi pa rin ni Senator Richard Dick Gordon na wala siyang ginawang mali. Maanomalya sa pamamahala ng Philippine Red Cross kahit binanata na siya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sinisigurado na malalagay sa alanganin ang isa sa mga kritiko nito. Ayon pa sa naging official statement ng politikos na kanilang official website, Dick Gwendolyn Pang's Unsolved Mystery, PH Red Cross Still Resisting Audit After Rosa Rosal 2014 exposed on 200 million pesos anomaly. According to 2014 article written by Henry Umaga Diaz for ABS-CBN News Online, Rosal sought a full audit of PRC's book because she has never experienced so much pain until his alleged 200 million pesos anomaly come into the picture. Rosal wanted the Board of Governors to investigate an allegation for former PRC chief accountant Jeric Sian that Pang authorized the purchase of 1.8 million worth of whistles and valor ID bearing Gordon's name in the run-up to 2010 election in which the senator ran for president. Sa dami nga ng ebidensya at pagpapatunay ng ilang mga dating opisyal ng Philippine Red Cross na siya nagsalita patungkol sa maanomalyang pagnanakaw ng kampo noon ni Senator Richard Gordon sa Philippine Red Cross ay ayon sa kanila ay tiyak na malalagay sa alanganin ng isa sa mga kritiko ng pamahalaan na siyang bumabatiko noon kang former President Rodrigo Roa Duterte. Nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon nga sa kanila naging panawagan ay dapat lang daw talagang ikulong si Senator Richard Dick Gordon dahil sa tagal ng panahon na inipit raw nito na di umano issue ng Philippine Red Cross ay nararapat lang daw na ito yung maghimas ng rehas. Kaya naman daw maghanda-handa na daw umano si Senator Richard Dick Gordon sa posibleng mangyari na maghihimas ito ng rehas. Kasi ayon nga sa marami sa ating mga kababayan ay wala daw talagang sekreto na hindi nabubunyag na kahit anong gawing pagtatakip pa nito o pagtatago ay aalingasaw at aalingasaw. Talaga daw ang baho ng sekretong matagal na tinatago ni Senator Richard Dick Gordon. Kuminto pa ng marami sa ating mga netizen, dapat yang tanggalin, overstaying na siya dyan sa PRC. Di ba dapat 2 years lang ang term niya plus another 2 years pag nire-elect siya ng sa batas. Ngayon 2 dekada na yata siya dyan. Parang linta todo sip-sip makabilang dulo ng kapit. Kung may delikadesa siya, dapat di niya tanggapin ang pwesto na yan dahil isa siyang politiko. Paano sabihin na magiging neutral ang pamamalakad dyan dahil may mga self-interest sa mga nakaupo? Ilang ba nakaupo ng mga politiko dyan na member of the board of directors? Tumatanggap ba sila ng sahod o honorarium? E kung mayroon, edi wow, 2 na ang gatasan nila, PRC at Senado, ang galing naman. Kakalungkot malaman na si Miss Rosa Rosal ala mismo ang nagsasabing may anomalya sa Red Cross. Pero hindi nabigyan ng pansin dahil sa kadaldalan at pagpapalaman
pupogi ni Gordon. Sana matuloy-tuloy ang investigasyon sa taong ito at magkabistuhan na at makulong na tong si Gordon. Kakapanginig ng laman. Miss Rosa Rosal is a league of her own. She has proven over time how her character unassailable and her words irrefutable. To compare her to Gordon is simply bizarre. Gordon is overly ambitious and his greed for power is insatiable for his staff and nothing to remain in power even it means selling his soul to the devil. The ninth time. May God have mercy on his soul. If he still got one, some goes with his accomplices, all enemies of the people. If we talk about humanitarian aspects, Madam Rosa Rosal is the true advocate. Her TV program, Kapwa Ko Mahal Ko, was one of her objectives to reach out and bring awareness to the people the true essence of selfless humanity. The TV program was one of her tools to report to the recipient of benefactors the accomplishment and other programs of the then Philippine National Red Cross. And go! At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Suntalo ng Dunggalo at 811. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.